Magandang umaga mga ka-agri, welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa pagpupunla. Ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan at yung mga bagay na dapat natin malaman sa pagpupunla ng mga buto. Coming up! Ito po yung mga seeds na nabili ko nakaraan. Iba-ibang klaseng gulay, may prutas. Ito po kasi yung gusto kong itanim dun sa ginagawa kong backyard garden. Kung gagawa din po kayo ng sarili nyong vegetable garden sa bahay, sa inyong backyard, bilhin nyo lang po yung mga seeds na gusto nyo pong itanim. Huwag po tayong bibili ng ibang seeds na hindi nyo naman po kinakain, for example, kung hindi naman kayo nagsasalad, ba't kayo bibili ng lettuce? So sayang lang po yung binibili nating seeds. Yung gusto nyo lang pong kainin, yung gusto nyo maharvest sa inyong backyard garden, yun lang po yung bilhin natin na seeds. Kung makakabili po kayo ng mga nakapak na ganito, mas makakatipid po kayo kasi hindi siya ganun kamahal. Ito po 5 pesos lang, parang piso isa yung buto ng ampalaya. Ito namang radish 3 pesos, pero yung mga nakapak na ganito medyo expensive na. Dito sa amin tig 65 pesos per pack. So noon bumili po ako ng siling haba, sigarilyas, tapos sugar peas, bagyo beans, pak choy, melon. Itong melon susubukan natin na pabungahin lang ng isa kada puno para makakuha tayo ng malalaking bunga. Then itong kalabasa, cucumber, tsaka eggplant po na bilog. So yan po yung mga itatanim natin dito sa ginagawa natin backyard garden. Ngayon ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan ng pagpupunla tsaka yung mga bagay na dapat natin malaman pag nagpupunla tayo ng seeds. Kung sa tingin niyo po very interesting yung topic na to, cultivate niyo naman yung like button. Una po yung seedling tray. Pwede tayong gumamit ng iba't ibang seedling tray, pero ito po yung pwede namin i-recommend sa inyo. Mas madali siyang gamitin. Kung may budget kayo, pwede kayong bumili ng seedling tray na ganito. Ito po ay 4x8 cell. So meron kayong 32 na cell sa isang seedling tray nito. Ang maganda po dito, isa-isa yung may tatanim natin dito sa cell. Mas madali siyang i-transplant kasi pag lumaki yung seedlings, babalutin niya lang ng ugat itong lupa. Madali siyang alisin. No, pag tinusok niyo po sa ilalim, kasama po yung ugat pati yung lupa. Mas less yung stress kapag ka nagta-transplant po tayo. Kung bibili po kayo ng seedling tray, ang ina-advise po namin yung malalaking cell yung gamitin po natin. Kasi yung maliliit, dati gumamit po ko ng 288 na cell. Sobrang liit po niya, hindi maka-expand yung mga ugat. So, maliliit po yung punla. So, nire-recommend namin kung bibili kayo yung malalaki na cell. Pwede rin po tayo gumamit ng mga recycled materials. Itong styro cups or plastic cups. Basta butasan lang po natin sa ilalim. Ang maganda po dito, malaki siya. Mas makakapag-expand po yung ugat. Then, kapag aalisin natin siya, itatransplant na natin. Mas madali kasi itataktak nyo lang po ito. Kasama na po yung ugat. So, mas madali siyang kunin sa kanyang lalagyan. Then, itatransplant natin. Kasama pa rin yung lupa. Pwede rin po tayong gumamit ng mga recycled materials tulad nung lalagyan po ng ice cream. Butasan nyo lang din sa ilalim para mag-drain yung tubig. Dito po, ang tinatanim namin, ang mga pinupunla ay yung mga maliliit na seeds tulad ng lettuce, pechay, mustasa. Ang problema lang po dito, pag tinanim natin siya dikit-dikit. So, kailangan natin siyang i-separate pa. Pero kung hindi kayo sanay magtanggal ng mga maliliit na seedlings, nire-recommend po namin yung pagpupunla ng mga seeds dito sa tray ng isa-isa. Kasi pag dito, sama-sama sila, baka mahirapan po kayong mag-separate. Pero kung kaya nyo naman po i-separate ng dahan-dahan na hindi po mababali at masisira yung ugat, pwede po kayong gumamit ng ganitong klaseng punlaan. Yung pangalawang bagay po na kailangan natin malaman, yung sowing mix na ginagamit po natin. Kapag gumamit lang tayo ng ordinary na lupa, hindi po maganda yung tubo ng ating mga pinupunla. Kailangan maganda po yung sowing mix na ginagamit natin. Kung meron po kayong budget or resources, pwede kayong gumamit ng isa sa napakagandang sowing mix. Yung 50-50 na mixture ng vermicast o dumi ng bulate tsaka yung carbonized risal. So yan po yung isa sa magandang gamitin na punlaan. Pero ito ang ginagamit ko sa dito sa backyard namin, yung potting mix ko na mixture 50-50, 50% lupa tapos
50% na organic materials. Meron po kong mga ipa ng palay, yung compost, yung carbonized rice hull, balat ng itlog. So yan po yung ginagamit ko. Okay lang din po yan as long as meron siyang source ng nutrients para lumaki yung mga seeds, yung mga seedlings ng maganda. So explain ko na rin po sa inyo bakit kailangan maganda yung sowing mix natin. Ito pong mga seeds, pag tinanim natin at nabasa, magsisimula na po siyang mag-germinate. So pag nag-germinate siya, may lalabas po dyan na parang stem or ugat. Then magbibiak po itong seeds, mahati siya sa dalawa. So ito po yung tinatawag nating cotyledon. Itong cotyledon, meron po siya dyang makukuwang pagkain. Pero ito po tatagal lang ng first 5 days. No, dyan po siya kukuha. So kahit saan natin siya ilagay, kahit sa tissue lang na basa or sa tela na basa, mag-germinate po yung mga seeds. Pero after 5 days, wala na po siyang makukuhang nutrients dun sa cotyledon. So kailangan meron na siyang ibang mapagkukunan ng nutrients. Kaya nakadepende na po yun sa sowing mix na ginagamit natin. So kapag ka payat yung lupa na ginamit yung punlaan, payat din po yung seedlings. Pero kung maganda yung inyong sowing mix, maganda rin po yung tubo ng inyong mga seedlings. Yung sumunod na mahalagang bagay, yung lalim po ng pagkakatanim ng mga buto. Ito po natutunan ko sa isang farmer. Ang advice niya po, kailangan times 2 lang ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim. Kasi kapag ka sobrang lalim ng pagtanim natin, mahihirapan po makalabas yung seeds dun sa lupa. Kasi ang layo pa ng kanyang lalakbayin bago siya makalabas dun sa pinaka-surface ng lupa. Kung sobrang babaw naman, may problema rin siya kasi pwede siyang kainin ng mga daga, pwede siyang kainin ng mga snail, pwede siyang ma-wash out. So kailangan times 2 lang po ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim. So ngayon itatanim po natin itong ampalaya. Itong matulis, yan po yung ibabaon natin dun sa ating seedling tray. So kailangan times 2 lang po ng laki ng buto yung lalim. So huwag siya masyadong malalim yung pagkakatanim para hindi siya mahirapan. Okay. Takpan lang po natin. Tapos okay na. Tapos next step, kailangan po natin maglagay ng label para hindi po tayo malito kung ano yung mga nakatanim dun sa mga seedling tray. Tapos lagyan din po natin ng date para alam natin kung kailan natin siya pinunla. So ito po, pinunla ako December 11. So lalagyan ko lang siya ng marker para malaman ko kung ano yung nakatanim at kailan siya tinanim. Next step, didirigan na po natin siya. So ito po, gumawa ako ng DIY na sprinkler. Binutas ko lang po yung pinakatakip ng plastic bottle. Ito po yung ginagamit kong pandilig. So hindi na po natin kailangan bumili pa ng mga mamahaling sprinkler. Pwede tayong gumawa ng sarili natin pandilig. Then, in-upgrade ko lang po yung tubig ko na pandilig. Instead na ordinary tubig lang siya, nilagyan ko po siya ng effective microorganisms. Kung meron po kayong mga concoctions, kung nakasabay kayo sa paggawa natin ng concoctions dito sa Agrinihan, pwede nyo po siyang dagdagan ng concoction. Yun po yung gamitin natin pandilig. Parang in-upgrade natin yung ating tubig na pandilig. Then kung gagamit po kayo ng tubig gripo, kailangan natin siyang i-imbak muna ng isang araw, 24 hours, para maalis po yung chlorine. Kasi po yung chlorine, nakaka-apekto dun sa pagtubo ng mga seeds, no? Hindi maganda yung epekto ng chlorine sa mga halaman. Then diligan lang po natin siya. Make sure na nabasa po yung buong lupa dun sa bawat tray. So daan-daan lang po para hindi magtalsik yung mga seeds na tinanim po natin. Next step, ilalagay po natin siya sa lugar po na naiinitan, nasisikatan po ng araw. Dito po maraming nagkakamali, yung seedlings nila, nilalagay nila sa lilim. Kaya ang nangyayari po, mahahaba yung stem ng kanilang seedlings, tapos malalambot. Yun po yung isang problema kapag ka hindi siya nakakuha ng sapat na sikat ng araw. Ang pinapractice ko po, natutunan ko rin sa isang farmer, yung pagpupunla direct na po sa sikat ng araw. Pero pag nakadirect sa araw, mabilis pong matuyo yung lupa. So kailangan lagi siyang basa para mabilis mag-germinate, tsaka mabilis tumubo yung mga tinatanim po natin. So kailangan
diligan natin siya. Kung natuyo na siya sa tanghali, diligan natin ulit. Kung sa hapon natuyo ulit, diligan natin siya para mabilis siyang tumubo. Huwag niyo pong hahayaan matuyo yung lupa dun sa pinagpupulaan para hindi mamatay yung tinanim po natin. Then kailangan din po natin siya lagyan ng pang-cover. Ito po, gumawa ko ng maliit na bubong para pagkaumulan po ng malakas, hindi po ma-wash out yung mga seeds na pinunla ko dun sa mga seedling tray. Pero kung wala po kayong ganito, pwede kayong mag-cut lang ng transparent na plastic, tapos i-cover nyo lang po siya dito kung malakas po yung ulan para hindi siya ma-wash out. Then pagka tumubo na yung mga seeds, lumabas na siya dun sa lupa, kahit alisin nyo na po siya, makakasurvive na po yung inyong mga punla. So yun po yung mga simple steps ng pagpupunla. Kung sa tingin nyo po very helpful information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayo mga katanungan, mag-iwan lang kayo ng mensahe sa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Kung gusto nyo pa pong matuto ng iba pang mga farming tips, i-click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!